yung ibang mga Palestinians. Our brother Juan. Check. Ako'y simpleng Juan, isang manunulat. Ang ganda isipin, pero kung silipin, ako lang ay alipin ng siling at panitikan at ano man ang sabihin ko ay depende sa inyo ang kahulugan. Ang title ng pyesa ko ay Elegia. Ito ay sinulat ni Jir Barillas, isang makata at spoken word poet na na-meet ko sa Manila. Ang tulang ito ay kwento ni Jamila. Si Jamila, hindi niya tunay na pangalan pero tunay na kwento ay isang Filipino-Palestinian refugee na nakatira ngayon sa Quezon City. Si Jamila ay sinulat ang tulang ito para kay Jamila at sa mga iba pang mangingibig na nagkaroon na umibig sa Palestine pero kailangan nilang umuwi sa Pilipinas at hindi nila nakasama yung partner nila dahil para sa mga partner nila ang pag-stay and die on their land ay ang kanilang form of resistance. Ang title ng tulang to ay Elegia ni Jir Barillas. Ang ibig ay ang bumigkas ng 1,000 elegiya. Ang ibig ay ang dumalo ng 1,000 libing. Noong unang beses ko siyang nakilala, inialok niya kaagad sa akin ang kanyang mga palad na para bang meron kaagad pangako ng hindi paglayo. Tinanong ko ang kanyang pangalan, ngunit agad din siyang tumayo at sa tagliang pagtatama ng aming mga balat, hinayaan kong tumagaspas ang LEC ng helicopter sa iyong papawin. At tinanggap ko na para sa aming mga anak ng digma, ito ang katumpas ng mga huni ng ibon. Nagsalubong ang aming mga mata at naunawaan ko na para sa aming mga iniluwal ng apartido, hindi dalas ang magkaroon ng sikmura na umiikot ay paru-paro. Kaya't hinayaan ko siyang tumayo. Noong uling beses kaming magkita, inalalayan ako ng parehong mga palad na nangako sa akin na hindi paglayo. Tinawag ko ang kanyang pangalan, ngunit nanatili siyang tayo, nakatayo. At sa tagliang at huling pagkatama ng aming mga balat, hinayaan ko pumagaspas ang LEC ng mga helicopter. Ngunit hindi ko ito tinawag na mga huli. Hinayaan kong tumagundong ang ugong ng hinusito habang umaalingaw-ngaw ang taing ng lahat ng mga naunang mauinibig na naranasang bumigkas ng elegiya para sa mga taong buhay pa. At tuluyan kong binagtas ang kalsada patungo sa malayong silangan. Diretso lang ang tingin, huwag kang lilikom. Panatilihin ang mga ulong na kayuko, itaas ang banderang puti. Pero sa isip ko, lihim akong bumibigkas ng elegiya para sa bawat maaapaking bahagi ng pirapirasong katawan ng bawat ama, ina, anak, kapatid. Ito ang isang bagay na hindi nila kailanman mababatid. Ang umibig ay ang bumigkas ng 1,000 elegiya. Sasabihin nila sa'yo may iba't ibang mukha ang pag-ibig, pero hindi nila lilinawin na ganito kalawak ang pagkakaiba. Kaya hinayaan ko ang sikmura ko na umikot sa pungot at sa galit. Alam ko sa sakit. Free! Free! Palestine! Free! Free! Palestine! Pag-ibig din ang nagdala sa atin dito ngayon sa Malcolm Square. Pag-ibig para sa ating mga kapatid. Ngayon naman, bilang mga kabataan, pag-asa nga tayo ng bayan. Kaya para ilahad kung ano man ang ating mga gampanin, ano man ang ating mga steps forward, ano pa ba ang ating mga magagawa para sa mamamayan ng Palestina, tinatawagan ko ang coordinator at ang nominado at ang isa sa mga nominado ng kabataan party list, Gab Siskar. Palestine will be free from the river to the sea.
araw, mga kapwa ko kabataan, tayo'y nagdadalamhati para sa daan-daang libong inaalipusta, para sa daan-daang libong kinitil ng mamamayang Palestino at ng Zionist sa Israel laban sa kanila. Kanina binibayin natin kung ano nga ba ang nangyari sa Palestino at sa kanilang kasalukuyang laban. Balikan natin ang ating panawagan na From the River to the Sea, Palestine will be free. Ang tinutukoy dito ay mula Ilog Jordan hanggang sa Mediterranean Sea, kung saan ay nakita natin ang historikong pangalipusta at ang encroachment ng Israel na US ba laban sa mga Palestino. Na ito'y hindi lang basta-bastang gera, na ito'y hindi basta-bastang patayan. Ito ay isang historikong manipulasyon ng mga imperialistang bayan para palakihin ang kanilang impluwensya, para alipustahin ang mga natural na mga resources na meron sa Middle East at iba pang mga bansa. Kaya ngayong araw, bukod sa pagdadalamhati, tayo ay nagtutuyo. Tayo ay nagagalit laban sa daan-daan libong pinatay sa mga mamamayang Palestino. At sa daan-daan libo na ito ay libo-libo ang mga bata at mga kabataan ang kinitil ang kanilang mga buhay. Ito ay libo-libong mga kinabukasan, libo-libong buhay, libo-libong mga pangarap. Sila hindi lamang mga numero ang mga statistics. Sila ay may kanya-kanya mga kwento, kanya-kanya story ng paglaban. Kaya tayo mga kabataan ay nakikisa sa panawagan ng mga Palestino para sa kanilang pambansang paglaya. Marami na masyado ang tinamo ang mga kabataan at ang ating henerasyon. The Filipino youth and the Palestinian youth have endured so much. Mula sa sigalag ng imperialismo hanggang sa pandarambong ng mga imperialistang bayan, sa pagsira ng ating mga kalikasan, sa pagkuha ng ating mga lupang inuuno, ay nakita natin kung paano nga ba ninanakaw sa ating mismo ang ating kinabukasan. Tulad ng mga Palestino kabataan sa Abra, atnit na terorista, sa mga aktivista. At narin din po ang paglalaan ng bilyong-bilyong budget para sa mga pasistang makinaryo ng Estado gaya na lamang po ng NTF-ELCA at ng sandamakmak ng mga red tagging forums. Ngayon, masasabi po ba natin na ligtas ang ating kinabukasan? Kung patuloy na pinapatay ang mga kritikal, kung patuloy na pinapatahimik ang mga mamamayang lumalaban, kaya tayo po ay hinahamon ng ating panahon. Naaralin ang history. Aralin kung paano nga ba gumagalaw ang lipunan. Dahil ang gerong nilulunsad ngayon laban sa mga Palestino, ang genosidya kanilang itong ginagawa ng Zionistang Israel na binabak ng US ay isang gera upang palakasin pa ang imperialistang kapangyarihan upang magkaroon ng dominasyon sa ating pagdaisigahan title ng kantang ito
naririnig, isa tong original na komposisyon para sa mga kapatid nating Palestine. Sana magustuhan niyo. Yeah.